MLP Grade 3. Kahalagahan ng paggawa ng balangkas. Unang linggo, ikatlong araw. Mga bata, pagkatapos ng aralin na ito, kayo ay inasahang nakagagawa ng dalawang antas na balangkas sa pag-uulat. Ngunit bago tayo magsimula, ay sasagutan muna natin ang paunang pagsusulit. Basahin ang talambuhay. Una ng datos ang mga pangunahing at pantulong na paksa para mabuo ang dalawang antas ng balangkas. Si Andres Bonifacio ay pinanganak sa Tondo noong 30 ng Nobyembre, 1863. Sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro ang kanyang mga magulang. Siya ay nag-aaral ng elementarya sa mababang pangalan ni Guillermo Osmeña ng Cebu. Ngunit siya ay nahinto sa pag-aaral nang mamatay sa sakit na tuberculosis sa kanyang mga magulang. Sa edad na 14, ay siya na ang nag-alaga sa kanyang mga nakababatang kapatid na sina Siriaco, Procopio, Petrona at Iroadio. Pagtitinda ng baston at pamaypay ang tanging ikinabubuhay nila. Kahit salat sa pinag-aralan, marunong siyang magbasa at sumulat. Dalubhasa din siya sa pagsasalita ng salitang Kastila. Kaya nakapagtrabaho siya bilang ahente at clerk. Dito ay pinakita niya ang kanyang determinasyon at sipag sa kanyang trabaho. Dahil dito, naging matatag siya sa kanyang trabaho. Unang Romano, Andres Bonifacio. Sa letrang A, lugar. Tondo. Sa letrang B, petsa. Ikatatlongpo ng Nobyembre, 1863. Letrang C, magulang. Una, Santiago Bonifacio. Ikalawa, Catalina de Castro. Letrang D, nag-aral. Una, sa Guillermo Osmeña ng Cebu. Letrang E, mga kapatid. Una, Siriaco. Ikalawa, Procopio. Ikatlo, Petrona. At ikaapat, Iroadio. Ikalawang Romano, mga kakayahan. Una, magbasa at sumulat. Pangalawa, pagsasalita ng salitang Kastila. Basahin ang maikling talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Unan ng mga pangunahin at panunong napaksa ang balangkas sa ibaba. Si Jose Protasio Rizal ay pinanganak noong 19 ng Hunyo, 1861, sa Calamba, Laguna. Ang kanyang mga magulang ay sina Francisco Mercado at Teodora Alonso Rialondo. Sila ay 11 magkakapatid. Matalino siya dahil sa gulang na 3 taon ay natuto na siyang bumasa. Nagtapos siya sa edukasyong elementarya at sekundarya na namumuna sa klase. Marami siyang kursong natapos. Nakapagtapos ng Bachelor of Arts sa Ateneo Municipal de Manila. Nag-aral muli siya ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas at ipinagpatuloy niya ito sa Universidad de Madrid sa Espanya. Magaling din siya sa pagpipinta, paglililok at pagsusulat. Para sa balik-aral, nasa unang Romano, Jose Rizal. Letrang A, kapanganakan. Unang bilang, lugar. Sa Calamba, Laguna. Ikalawa, petsa.
19 ng Hunyo, 1861. Letrang B, magulang. Una, Francisco Mercado. Ikalawa, Teodora Alonso Realondo. Sa letrang C, nakapag-aral. Una, Bachelor of Arts sa Ateneo Municipal de Manila. Ikalawa, Medisina sa Universidad ng Santo Tomas. At ikatlo, Universidad de Madrid sa Espanya. Para naman sa ating aralin ngayong araw, kayo ay magbabasa ng isang maikling talambuhay ni Fernando Amorsolo. Ating kilalanin ng mas mabuti si Fernando Amorsolo. Si Fernando Amorsolo, isa sa mauhusay na pambansang pintor ng Pilipinas, ay isinilang sa Paco, Maynila noong Mayo 30, 1872. Siya ay naging tanyag sa mga iginuhit niyang mga larawan tulad ng pagtatanim at pag-aani ng palay, paglalabas sa batis, pagiging dalagang Pilipina, pagsasalok ng tubig at iba pa. Napakahusay ng kanyang kamay at pambihira ang kanyang angking talino sa paggamit ng mga kulay. Nabibigyan niya ng buhay ang larawang kanyang iginuhit. Sa gulang na 13 ay napasok siya bilang manggagawang nagsasanay sa studio ng isang mahusay na pintor. Kabilang siya sa unang pangkat ng mga nagtapos ng sining sa Universidad ng Pilipinas noong 1914. Nagturo siya sa paaralan ng sining, nagtungo rin siya sa Paris at nagkaroon ng pagkakataong mapag-aralan ang gawain ng mga tanyag na pintor doon tulad ni Picasso. Siya ay tinanghal na pinakamahusay na pintor noong 1920 hanggang 1930. Matapos nating basahin ang maikling talambuhay, narito ang mga katanungan na ating sasagutin. Para sa unang bilang, sino ang isa sa mahusay na pintor sa Pilipinas? Si Fernando Amorsolo. Para sa ikalawang bilang, saan siya ipinanganak? Sa Paco, Maynila. Kailan siya ipinanganak? Noong Mayo 30, 1872. Ano-ano ang kanyang mga iginuhit? Pagtatanim at pag-aani ng palay, paglalabas sa batis, pagiging dalagang Pilipina, pagsasalok ng tubig at iba pa. Paano siya naging mahusay na pintor? Napakahusay ng kanyang kamay at pambihira ang kanyang angking talino sa paggamit ng mga kulay. Nabibigyan niya ng buhay ang larawang kanyang iginuhit. Narito naman ang mga pangunahin at pantulong na paksa sa ating binasa na maikling talambuhay. Unang Romano, Fernando Amorsolo. Sa letrang A, lugar. Paco, Maynila. Sa letrang B,
EDSA. Mayo 30, 1872. Sa letrang C, mga larawang iginuhit. Una, pagtatanim at pag-aani ng palay. Ikalawa, paglalabas sa batis. Pangatlo, pagiging dalagang Pilipina. Pang-apat, pagsasalok ng tubig at iba pa. Sa ikalawang Romano, naging mahusay na pintor. Sa letrang A, napasok siya bilang manggagawang nagsasanay sa studio. Para naman sa letrang B, nagtapos ng sining sa Universidad ng Pilipinas noong 1814. Sa letrang C, nagturo sa paaralan ng sining. Sa letrang D, nagtungo sa Paris at nagkaroon ng pagkakataong mapag-aralan ang gawain ng mga tanyag na pintor doon tulad ni Picasso. Bago matapos ang ating aralin, narito ang paglalahat na inyong sasagutan. Napakadali lamang ng gawain na ito. Kailangan mo lamang itong dugtungan. Ang natutuhan ko tungkol sa balangkas ay bilang pagpapahalaga, iguhit ang masayang mukha. Kung nasunod mo ang paggawa ng dalawang antas na balangkas sa pag-uulat at malungkot na mukha, kung hindi. Narito ang kailangan mong sagutan. Ginawa ko ba ito? Una, nagbasa ng may pang-unawa tungkol sa kwento, balita o impormasyon. Ikalawa, gumamit ng balangkas upang madaling maunawaan ang ulat o impormasyon. Ikatlo, inihanay ang mga pangunahin at pantulong na paksa sa nabasang pangyayari. Ikaapat, isinulat ang pangtulong na paksa sa ilalim ng pangunahing paksa. Hanggang dito na lamang ang ating aralin para sa araw na ito.